Isang mapagpalang araw ng muling pagkabuhay ni Cristo CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real life questions and we give you biblical truths. Ako po si Venice Yuzon mula sa CCF Communications at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Maraming salamat sa iyong mensahe tungkol sa resurrection at sa pag-asang dala nito. Para sa unang tanong, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbibigay ng kasiguraduhan sa ating kaligtasan. Ngunit, marahil may iba pa rin na hindi lubusang mapanatag kung secured ba talaga sila dahil sa hindi mamamatay-matay na kasalanan o dahil hindi pa nabasa ng kumpleto ang Biblia. Maituturing bang tunay na Kristiyano ang mga nangangamba at ano ang encouragement na mabibigay natin sa kanila? Ayan. Alam nyo, ang ating buhay Kristiyanismo ay parang journey yan. Hindi naman laging 100% na ano ka na, parang ano ka na, buong-buo na yung faith mo. No? Kaya nga, ang ganda sa Biblia, realistic siya eh. Naalala ko mayroong kalalagayan sa Mark chapter 9 na naniniwala siya kay Jesus, papagaling anak niya. Pero sabi niya, Lord, I believe, but help me overcome my unbelief. Kasi sa lalo na tayo ngayon sa ating kalalagayan, no? Our lack of experience of who God is, yung reality niya sa atin, yung hindi na siya na, parang yung step of faith na, Lord, sige nga, kayo nga gumalaw, parang nahihirapan pa tayo. So, maging honest tayo sa kanya, Lord, tulungan mo ako na ma-overcome ko yung doubts ko. Kasi normal lang yan, normal lang yan. Pero tulungan mo ako nang sa ganun, talagang mapanghawakan ko ng mabuti yung mga salita mo at yung katunayan na ikaw ngay muling nabuhay. Salamat, Pastor Bong. Sa pangalawang tanong, ano ang pag-asang dala ng resurrection sa mga taong nakakaranas ngayon ng physical, mental, or emotional disabilities? Ayan. Naalala mo sa Ephesians chapter 1, verse 19 and 20. Sabi niya, yung kapangyarihang gumagalaw sa mga nananampalataya kay Jesus Christ ay parehong kapangyarihan na nagbubuhay kay Kristo mula sa kamatayan. So sa madaling salita, yung buhay na yung physical na kalalagayan natin, we may be disabled physically, pero hindi tayo disabled as a person. Maaring mentally, may challenge tayo or emotional na pinagdadaanan, pero it doesn't mean na wala tayong magagawa. God can also make use of our weaknesses para sa kanyang kalwalatian. For example, si Nick Vujicic, di ba? With all the physical disabilities, perhaps mayroon din siya mga emotional issues dahil sa kanyang kalalagayan. Pero ginamit din ng Diyos yun para i-advance yung kingdom ng Diyos. Kaya naman, tingnan nyo, kapag sa yung effectiveness ng kanyang ano, ng ministry, sobrang lawak ng mga nakikilig sa kanya, both Christians and non-Christians. So, huwag nating limitahan ang Diyos. Kasi kumbaga, kung muling nabuhay si Jesus, yung power na yon available din sa'yo. It's just a matter of claiming it and exercising it by faith. Hindi tayo magkukulang basta kasama natin ang Diyos. Amen. Tama ba, Pastor Bong? At sa pangatlong tanong, ano ang dapat magbago sa buhay at pananaw ng mga taong may pananaw na YOLO? No. You only live once. Matapos nilang mapakinggan o malaman ang katotohanan ng resurrection o maling pagkabuhay ni Jesus. Yes. Alam mo, maganda naman sana yung you only live once. Eh. So, tama din lamang minsan ka lang mabuhay. Eh, gamitin mo na para sa eternal. Di ba? Hindi naman ibig sabihin na let's just drink and be merry. Hindi, dapat gamitin mo yan knowing that you only have one life to live for the glory of God. Kasi isipin mo, nabuhay siya magmuli. Di totoo yung impyernong sinasabi niya. Di totoo yung kanyang mga kiniklaim tungkol sa eternity. O, huwag mong ipagwalang bahala yan. Kasi you can really confirm it in history that Jesus Christ really rose from the dead. At dahil dyan, naku, panghawakan mo yung sinasabi niya and you use your life for His glory and honor. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot sa aming mga katanungan patungkol sa kung sino si Jesus at patungkol sa Holy Week. Napaka-timely na paalala para sa amin na malaman hindi lang kung ano ang ginawa niya, kundi paano tutugon dito. Pero bago tayo matapos, next week ay magsisimula na ang ating bagong series na pinamagatang Alpha and Omega, Knowing God of Love in the Old and New Testament. Huwag niyo po palampasin, imbitahan niyo po ang inyong pamilya at mga kaibigan at kita-kita po tayo next week. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!